Ang Pilipinas ay napupuno ng napakagaling na mga awit. Mapateknikal man o high notes pa yan, ay kayang-kaya yung gawin ng Pinoy. Kayang-kaya rin makipagsabayan sa mga internationals at higit sa lahat ay magaling rin lumikha ng mga kanta na hindi basta-basta. Kaya't samahan niyo ako mga Lodi at tatalakayin natin ang mga kantang Pinoy na mahirap kantahin. Number 5, Sayang na Sayang by Aegis. Ang kantang ito ng Aegis ay maituturing na isa sa pinakamahirap nilang kanta. Bukod kasi sa sobrang taas na tono, ay medyo konti lang ang rest part ng kantang ito. Kung baga hindi ka makakapagpahinga ng masyado kapag kinanta mo ito. Especially sa chorus part at bridge na kung saan mag-iiba ang tono at tataas palalo. Kaya kung mapapansin natin ay ilan lang ang naglalakas loob na kantahin ito sa mga singing contest. Dahil kapag naubusan ka ng hangin sa kantang ito, siguradong tapon ang performance mo. Pero kung sa video kay kakakanta ay siguradong walang problema. Kasi wala namang judge at tanging kainuman mo lang ang iyong audience. Number 4, Hanggang Ngayon by Kyla. Ang definisyon ng isang mahirap na kanta ay hindi lamang nagbabase sa kung gaano ito kataas o kung gaano ito kabilis. Ang iba ay nagiging komplikado dahil sa mga vocal changes na ginagawa ng mga kumanta nito. Kagaya na lamang ng kantang Hanggang Ngayon na kinanta ng R&B queen na si Kyla. Ang kantang ito ay medyo mabagal at hindi gaanong kataasan. Ngunit kinakailangan ng matinding emosyon at flexibility ng boses from real voice to falsetto na hindi mahalata ng mga nakikinig. Bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Bukod pa dyan ay samahan mo pa ito ng mga vocal calisthenics o kulot na katulad na ginagawa ni Kyla. Sana'y magbalik nang mapawi ang pagluha. Maraming singers ang sumusubok na kantahin ito. Pero tila iilan lamang ang nakakagawa ng katulad ng ginagawa ni Kyla. Ang isa sa pinakamalapit na singer na narinig ko na kumanta nito ay si Elaine Duran ng Tawag ng Tanghalan. Number 3, Akin Ka Na Lang by Morissette Amon. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. Marami man tayo nakikita na gumagawa ng covers nito sa YouTube o Facebook, ay masasabi pa rin natin na ang kantang Akin Ka Na Lang ni Morissette Amon ay isa sa mga kantang mahirap kantahin. Araw-araw,
Hindi lahat nagsasucces sa pagkanta nito. Yung iba, magaling lang sa simula ng kanta, ngunit nang dumating sa high part, which is climax ng kanta, ay medyo kinakapos na. Isa pa sa mahirap na part ng kantang ito ay ang catch break na ginagawa ni Morissette sa bandang bridge hanggang chorus na tila di mo mapapansin dahil sa sobrang linis. Samahan mo pa ng whistle na tanging si Mori lang ang narinig kong perfect na nakakagawa. Number 2. Kahit Kailan by South Border. Kung ikaw ay fan ng South Border at ng kanilang kantang Kahit Kailan, ay alam mo na kung gaano kakomplikado ang kantang ito. Kumbaga, magsisimula ka sa mababa at magtatapos ka sa isang napakataas na nota. At ang paulit-ulit na switching ng boses from real voice to falsetto ay sobrang hirap, lalong-lalo na kung ikaw ay mag-isa lang kumakanta. Dahil actually, dalawang tao talaga ang kumakanta nito sa South Border. Jay Dorias para sa back-up vocals at Brix Ferrares naman para sa lead vocals. At ang pinakamahirap sa lahat ay ang climax ng kanta, which is tinatawag nilang money note, na umaabot sa A5. Imaginin mo na lang kung gaano kataas yun. Kahit nga babae ay nahihirapan abutin yun. Gayun pa man, marami namang mga singers ang nagsukses sa pagkanta nito, mapaprofessional man o normal na tao. Number 1. Bukas na lang kita mamahalin by Lani Misalucha. Bukas na lang kita mamahalin. Mukhang simple lang kung iyong papakinggan ang kantang ito, lalong-lalo na kung ikaw ay normal na tagapakinig at hindi kumakanta. Pero para sa mga singers, lalong-lalo na sa mga kontisero at kontisera, ang kantang Bukas na lang kita mamahalin ni Miss Lani Misalucha ay maituturing na isa sa pinakamahirap at komplikado na kanta. Kinakailangan ng matinding vocal control at proper breathing upang ma-perfect mo ang kantang ito. Bihira lang rin ang gumagamit ng kantang ito sa mga contest dahil masyado itong mataas at technical. Marami ang nagsucceed sa kantang ito, ngunit marami rin naman ang nagfail. Sa paglaya ng